Good morning mga Kadventure. Yon. Nandito naman tayo sa Binsiken React. Yan. Bali ang gagawin natin, hindi naman talaga tayo gaano magre-react dahil para to sa vlog ni RV. Yun yung aking chow-chow. Kumbaga, gusto ko lang din i-share kung papaano malalaman na buntis ang inyong mga chow-chow o mga alagang aso. Hindi lang sa chow-chow, syempre sa mga alagang aso natin. Paano ba natin malalaman kung buntis sila, di ba? Pero bago yun, syempre, intro. Paano natin malalaman na buntis ang ating chow-chow? Actually, ito ay na-notice lang nung aking hipag. Kasi nung after na magpa-stud niya si RV, nung December 15, nung pumunta sila, yung mga hipag ko dun sa bahay, nakita niya nila si RV na, no, parang naduduwal, ganyan. Para din pala silang mga tao. Siguro mga 1 to 2 weeks, ma-identify nyo na parang naduduwal-duwal siya. Ibig sabihin, sign na pala siya na na buntis siya si RB. Tapos pangalawa yung malakas na siya kumain. As in talaga ang lakas niya kumain, kasi naalala ko yung isang sako niya is 1 month yon. Naka-budget talaga yon sa kanya. 15 kilo vitality yung kanyang dog food. Bukod doon, kaya bakit ba vitality na pili ko? Kasi hindi siya mabaho. Kapag dumumi sila, hindi mabaho, tsaka hindi basa. Bubuo siya talaga. Try ko yung yung ibang dog food. Grabe. Iba yung amoy, ang baho talaga. Kaya kasi yung kaya ako nag-try sa ibang dog food, kasi dumating yung time na ayaw niya na talaga kumain. Talagang pinipilit ko na siya. Ayaw. Talaga babantayan mo talaga bago siya kumain. Susubuan mo ganyan. Kaya nagpalit ako ng dog food. Yun nga lang, nung nagpalit ako ng dog food, kumain nga siya ng madami. Kaso, ayun nga, mabaho yung pupo niya. Kaya balik na naman ako sa vitality. Ang vitality, 15 kilos is 2,100, ganun. 1,900 or 2,100. Hindi ko masyado, 15 kilos yan. 1 month niya yon. Ngayon, yung dahil nga buntis na si RV, pumapalo minsan ng kalahating buwan, ubus niya na yon. Kaya pulubi talaga. Ngayon, tapos nung isa pa sa manonotice natin, pagdating ng 50 days or less, siguro mga 40 to 50 days, yung daddy nila naglalawlaw na, lumalaki, ganyan, makikita mo na talaga na Pero syempre, sabi ko kay Alvin sa kapatid ko na, pa-ultrasound mo nga si RB. Gusto kong ma-assure na totoo ba talaga o baka naman sobrang dami lang ng kinain, ganyan. Tsaka para makita ko din kung healthy talaga siya. Di, yun nga, nagpa-check up sila. Tapos, ang ultrasound is pumapatak na 1,000 pesos. Lumalapit lang din dun sa bahay. Tapos, yun nga, nakita na mga healthy puppies. Pero sabi ng doktor, sasuggest niya kung gusto talaga na yung malaman yung exact kung ilan yung yung puppies na nasa loob ng chan ni RV, is x-ray talaga. Kasi sa ultrasound, malalaman lang yung mga tibok ng puso kung na sila. Sa x-ray naman, ma-identify talaga kung ilan yung puppies na nandun. Okay na nga, nakita na namin na may mga puppies na, sabi nga, hindi bababa sa 5. Kaya totoo nga, hindi nga bababa sa 5 dahil nung nanganak mo si RV is 6. Yun nga lang, namatay yung isa, yung pinaka-unang-unang nilabas is namatay. At isa pa palang tip, kailangan nag-exercise. Hindi naman exercise na lakad-lakad, massage, i-massage nyo rin yung chan niya, ganyan, para buti nga, katulong ko yung mga kapatid ko sa Pilipinas, kasi dito ako sa ibang bansa, silang nag-aalaga kay RB, sila mama, yan. Una nga, ayaw nung ni mama kay RB kasi nga ayaw nung may aso alagain. Pero habang tumatagal talaga, syempre, sanay na rin, siya nang nag-aalaga. Ang nanay kasi,
kuha kunwari lang na ayaw pero ano aalagaan pa rin nila yan para sa ikasasaya rin ng mga anak nila, di ba? Ganyan ang mga nanay. Yon, Labor Day. Ang malalaman natin na ano na sila, nagle-labor na sila is yung ano pag pinalalakad mo siya. Tama na talaga ako kay RB. Pang ano niya yun eh. Pang 67 days. Yan. Pinapalakad siya talagang iyak na ng iyak. Ganyan. Tara nagmamakaawa. Ayun pala yung ano, first time ko makakita na nagle-labor yung ano yung aso. Iyak siya, nakakaawa, ganyan. Tapos may makikitaan ka na lumalabas sa ano niya na puti, yung ano clear na malagkit ganyan. Yon. Tapos siyempre nag-search din kami na paano malalaman kapag ano na mga anak ko talaga may lalabas na green. Yun nga yung kay, sa status ni RB parang hapon o gabi lumabas na yung green. Tapos sabi ng kapatid ko yun nga may lumabas na green. Sabi doon sa nabasa ko kapag once na may lumabas na green mga an hour lang is manganak na yung ano yung aso nyo. Kaso syempre ano kumbaga ano na yun eh madaling araw na parang alas 12 na yata. Nag-expect na lang kami na in that time, manganak na si RV. At bukod doon, syempre, walang event na nung madaling araw o hanghating gabi dahil wala naman kami, ano eh, kumbaga, hindi naman kami nakipag, ano, sa doktor na sa kanya manganak si RV. Hanggat maaari, pipilitin natin ng normal. Dahil wala tayong pera. Bukod doon, ang mahal ng CS. Grabe, para kang ano, para kang na daig pa yung tao dahil binigyan ako ng quotation na 17,000 pagpapa-CS. Tapos may bayad pa yung room na 1,200. Tapos yung mga gamot, may 500 plus. Tapos per puppies, 200 pesos per day yun ah. Kaya, syempre, ako naman alala din. Syempre, itinulog na muna namin dahil expected na yung pagkagising at nanganak na si RB. Since na nung pagkagising, inalala ko na naman si RB, binessage ko sila. Sabi ko, ano nangyari kay RB? Yun pa nga, hindi pa rin, iyak pa rin ng iyak, ganyan, hindi mo pakali. At bukod pa pala doon guys, dapat nandun siya sa madilim na lugar. Eh, tamang-tama, yung kwartong isa, wala naman na doon tao. Doon na lang namin pinuwesto si RB. Tapos, pinatay yung ilaw para medyo ano, tapos nilatagan ng karton. Bukod pala dun guys, hukay na ng hukay. Yun yung mga sinyalis na manganak na talaga siya. Naghuhukay na siya, hindi na mapakali, ikot na ng ikas, iyak na iyak. Yan. Ang kwento talaga, nung, kasi pumasok na yun si Alvin, no? Pumasok na si Alvin. Sabi mong ganun, isugod na lang kaya natin sa ano, sa ospital, sa vet, si ano si RB kasi nakakaawa baka mamatay yung ano yung mga tuta or pati siya mamatay ganyan. Tapos nagpaplano na kami. Sabi ni Alvin pag-uwi niya na lang daw eh ang uwi niya pa kasi kinabukasan na yun eh. Ang uwi niya pa alas 6 pa. Since nung gabi pa tapos nabasa namin sa internet na pag once na may green na lumabas, an hour kailangan manganak na yung ano, yung aso. Pag hindi, kailangan ng ECS, ganyan. Kasi it's either mamatay yung mga babe, mga puppies, mamatay din pati yung nanay. Kaya sabi ko kay ate, te, baka pwede pumunta ka sa bahay, ganyan, mga ano yun, mag-aalas 12 na. Kasi si Alvin hindi makapag-out dahil may trabaho. Tapos, syempre ako, ano, alalang-alala na ako, kahit nasa trabaho ko, inaalala ko pa rin yung puppies ko, tsaka yung, syempre si RB. Tapos sabi ni ate, sige, punta siya, ganyan. Pagpunta niya, yun na nga ang nangyari. Nanganak na si RB. Kung iyan niya na yun eh, isusugod na dapat sa vet. Pagdating niya doon, wala na, nanganak na si RB. Thanks God din kasi syempre, una-una, healthy yung mga puppies. Isa yung namatay talaga, yung pinakapanganay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero, parang ano eh,
may isip din talaga yung mga ano, yung mga aso, dahil pagka panganak niya napatay, siya mismo ang naglagay doon sa ano, sa labas, nilabas niya. Tapos nanganak siya ulit doon sa ano, sa kwarto. Looba siya ng kwarto, tapos nilabas niya yung ano, yung isang puppy niya na matay. Tapos yun na, ayaw naman nilang hawakan dahil natatakot, walang lahat, first time, hindi alam kung anong gagawin. Pero mga nababasa ko, kailangan daw pag nanganak, tutulungan, ihiwalay yung puppies, lalagay sa isang box. Pero since nga na wala talagang alam doon, tapos takot lahat, sila mama, tara yung mga tao sa bahay, takot. Dahil baka agatin, dahil yun nga, di ba yung mga nasa isip din natin, na kapag pag once na bagong anak yung aso, is delikado. Tsaka nagagalit kasi sila. Ayun, hanggang sa nakaraos sa si RB, nawala yung ano, yung pinaka tinik sa puso ko na ano, syempre yung alala-alala ganyan. Pero the best talaga nangyari, dahil una-una hindi na ako gumastos para sa pagpapasesarian kay RB. Bukod doon, natutunan na niya na rin alagaan ang kanyang mga puppies. Hindi kasi ang galing eh. Dahil ano, syempre first time niya yun. Tapos nakikita ko may video na ano, dinidilaan niya yung mga puppies niya, tapos kada isang labas, ano, yun. Sayang, kung nandun lang ako, talagang binidyo ako talaga siya, si RB. Pero ayun, okay naman, nangyari. At nagpapasalamat talaga ako dahil ano, healthy sila. Healthy si RB. Ay, nagkaroon pa rin siya ng problema pala dahil gawa ng sa daddy niya. Yung gatas niya kasi dilaw. Acidic daw pag mga ganun. Pero sabi naman ng pagtanong ako, normal lang daw yun na dilaw ang ano, ang gatas ng ano, ng unang ano kasi yan eh. Una, first time mga anak. Kaya ganun talaga ang mga ano, ang mga gatas, pero lilinaw din daw 'yun. As long as na hindi pa siya chinik or tinis, kung acidic 'yan, syempre nakaka ano daw 'yun, nakakamatay daw 'yun. Ano sabi nila? Pero base naman dun sa napagtanungan ko, is normal lang naman daw talaga, as long as na wala pang hindi siya tinis. Pag tinis na, acidic siya, hindi, bumili na lang ng gatas para padedein yung mga puppies para hindi mamatay. Yun, sana po may natutunan po kayo sa aking vlog. Medyo na-excite lang ako dahil gusto ko lang din i-share. First time ko to na mag-alaga ng chow chow, first time ako mag-breed ng chow chow, at first time lahat, first time. Yun, sana nagustuhan nyo. Don't forget to hit likes, comment, subscribe, and hit the notification bell. Salamat guys sa pakikinig. Yeah.